Isinalaysay po nitong dating general, retired general, na ngayon ay sergeant at arms ng Senado, yung ilan sa mga mahahalagang tagpo at pangyayari. Nung arestuhin po nila, isagawa nila ang pag-aresto doon po sa dalawang magkapatid na Bombay na kasangkot po dito sa maanumalyang Parmali PSDBM deal na bilyon-bilyon po. Isipin mo, ang coaching Lexus parang magic, mga kaibigan, di ba? Ayun dun sa kumakandidato pa dyan sa Quezon City, yung babae. Parang magic nagising na lang daw siya. Pagkita niya sa garahe, may kotse na ron at Lexus. At sa kanya, parabang ano lang yun Parang pangkaraniwan lang, parang tricycle lang. Ako naman na niya hindi maluho, ha? Basta importante sa akin, makapasok ako sa opisina. May sasakyan ako. Lexus yun damuho ka. Ha? Ngayon, ito kinukwento, ha? Kinuwento, isinalaysay nitong, maganda itong kwento ha? Kung paano nila nasakote itong si, ang pangalan ni Muhit at Twinkle Dargani sa Davao City, mga kaibigan. Yun daw dalawa habang ini-escort na nila ng mga arresting officers sa tarmac ng airport. Itong si Mohit ay humirit pa Gusto pang tumakas mga kaibigan. At ang ginawa pala nito ay tumakbo pa pabalik dun sa sasakyan sana nilang eroplano na maghahatid sa kanila sa kanilang pagtakas dun sa Malaysia, ha, mga kaibigan. Ang sabi ko sa balita Mohit made a last desperate attempt to escape, yan, ha, by running back to the aircraft but was immediately caught, pero mabilis siyang nahuling muli, ha, by the officers, ng mga arresting officers, and soon calmed down. Naging mahinahon na nung mahuli. Yan ang salaysay o kwento nitong si Senate Sergeant at Arms Rene Samonte, isang retiradong military general at dating commanding general po ng Philippine Air Force. It was a short chase. May ano lang naman daw, ha? Hindi naman naging matagal. Mabilis lang yung habulan na nangyari. At binalaan niya si ito raw si Mohit, ha? Buti hindi Anghit Bombay, ha? Si Anghit Dargani. Kung ikaw ay muling magtatangkang tumakas, ha? Ipoposas ka na namin. Yan ang sabi ni General Samonte. Ayon pa dito kay General Samonte na Sergeant at Arms ng Senado, naaresto sila alas 5 ng hapon doon mismo sa loob ng eroplano. Bago ito makalipad yung eroplano patungong Malaysia sa Kuala Lumpur. Pero hindi malinaw kung saan ang kanilang final destination, kung saan talaga ang talagang pupuntahan nila. Sa record, ha, na nakuha po o nakalap ng Senate Blue Ribbon Chair na si Senator Richard Gordon, na nag-iimbestiga dito sa Parmali scandal, sinasabi po na yung flight, ha, na sasakyan sana yung aeroplano, chartered po yun galing pa ng Singapore, ha, sa pamamagitan inupahan yun sa pamamagitan nitong
kumpanya na ang pangalan ni Globan Aviation Corporation. Isang local flight service yan dito sa Maynila sa domestic airport sa Pasay, mga kaibigan. So, ito nag-arrange para makakuha sila ng makaarkila ng jet, mga kaibigan. Ang flight operator ay yung Singapore-based private jet rental company na ang pangalan po ay Seletar Jet Charter. Yan ang pangalan ng kumpanya sa Singapore. At base daw sa itinerary o yung pinaka-schedule, di ba? Itong Learjet 60 aircraft ay lumipad mula sa Singapore Seletar area. At ito ay bumaba dyan sa Davao International Airport bandang alas 3:30 ng hapon. Noon ding araw na yun eh. Di ba? Isang oras bago sana sila, bago nakatakda yung kanilang pagsibat. Hindi ba? Noon linggo yan. Yan po ay aalis sana ng 4:30 at darating sa Kuala Lumpur ng alas 8 sana ng gabi. Sa instruction daw ni Gordon, nagpadala sila ng sulat sa Globan para humingi ng mga dokumento na may kaugnayan sa tangkang pagtakas nitong sina Dargani. Kasama na yung flight request, manifest, contracts and forms showing who contracted, who paid, and who signed documents related to this travel. Sumalaman itong Senado kung sino yung mga nakapirma, di ba? Yung manifesto o yung kontrata ng pag-arkila at iba pang mga form na nagpapakita kung sino ang kumontrata. Di ba? Tama yun eh. At yung nagbayad, ha? At kung sino ang pumirma sa dokumento, sa mga dokumento na may kinalaman sa tangkang pagsibat, pagtakas nitong magkapatid na Dargani. Mabilis nga na nagsalita ang palasyo, di ba, sa pamamagitan ni Harry Roque, ha? At ang ginawa ng nitong si Roque, ninakaw pa yung karangalan sa pagkakahuli kina Dargani. Pero ito mabigat, mga kaibigan. Sinabi ni Roque, di ba, na hindi raw anya maa-aresto yung magkapatid na yan kung hindi nakipag-cooperate, ha? Yung mga airport officials ba, credit grabbing eh. Ito ang tanging nagawa nitong administrasyong ito, magnakaw ng karangalan bukod sa pera, mga kaibigan. 'Di ba yung mga napapatay yung project, pinapakita nila accomplishment nila eh. 'Di ba? Ultimo ron sa advertisement ni Bongo, mga kaibigan, di ba? Pinakikita ron yung mga proyekto na napasimulan at naaprubahan sa panahon ng nakaraang administrasyon. Obligadong matuloy yun sapagkat approve na yun eh, di ba? Mga kaibigan, pero yung pagkatapos na makumpleto yung proyekto, inaagaw nila yung karangalan at inaangki nila na sila ang nagpagawa noon. Bueno, total yan lang ang kaya nyo kasing magawa eh, di ba? Dahil incompetent nga eh. Ba't pa natin tatawaging incompetent ito kung may nagagawa ito, di ba? Kaya natin tinatawag na incompetent, wala naman nagawa eh.
di ito lang ang administrasyong hindi umusad eh. Hindi gumalaw, mga kaibigan. Ang daming inisip na mga, di ba, lahat ng departamento, hindi umuusad eh. Lahat ang nagpapatakbo, yun lang Malacañang. Si Bongo, di ba? Yan yung sinasabi ni Parlade. Mga kaibigan, kahit itanong nyo anya, oh, marami. Oh, sabi niya, tanong nyo sa AFP. Oh, tanongin nyo kung sino-sino. Alam nila yan eh. Kasi yan lahat, centralized niya. Mga kaibigan, eh, makikita mo kung gaano kaswapang ang tao pagka ganyan. Mga kaibigan, di ba? Ultimong maliliit na appointment sa ibaba. Alam lahat yan eh. Nung una pa lang, binanggit na natin yan eh. Ilang taon na nakakaraan ngayon eh. Bakit hindi gumagana itong gobyerno? Hindi kumikilos ang gobyerno, di ba? Oh, kahit nung wala pang COVID, di lalo na nung nagka-COVID, kumikilos lang yung pera eh. Yung pera ng Parmali, di ba? O kaya ngayon, ito nangyari. Bueno, balikan natin ito. Inaagaw ni Harry Roque, Roque, at ng Malacañang, yung pagkakahuli ki, sa magkapatid na Dargani, na kundi raw dahil sa cooperation ng airport officials na under ng executive branch. Kasi ang nanghuli ay paghuli ay nanggaling sa legislative branch ng government natin. Di ba? Mali ka ron. Ang totoo, itong pangyayaring ito ay nagpapakita na kung talagang gagampanan ng mga opisyal sa pamahalaan sa tatlong sangay ng pamahalaan. Isama mo na yung ibang mga constitutional office, ha? Katulad ng COMELEC, ng ombudsman, ayaw naman nila gampanan eh, di ba? Lalo yung ombudsman, baliktad ang ginagawa niyan eh. Ang gusto nila magkakaso, yung humihingi ng sal-in, yung publiko, gago pala kayo eh. Hindi nyo ba alam na tinayo yung ombudsman na ang paparusahan ninyo eh, mga public officers, di ba? Public officials, government officials. Hindi tinayo yan para sa publiko. Bakit gusto nyo makasuhan yung publiko? Isang malaking katarantaduhan lang itong eleksyon natin eh. Yung pagpapile pa lang ng Certificate of Candidacy, nakita ninyo nangyari, di ba? Isa ng malaking katarantaduhan. Hihingi ng requirements, konti, sa kakandidato. Ha? Pero yung mga butante, mga kaibigan, napakaraming requirements niyan. Di ba? Oh, na hinihingi ang gobyerno, lagi. Oh, pero dun sa mga magnanakaw lang sa gobyerno, mga kaibigan, kakandidato para makapagnakaw, kukonte requirements eh. Di ba? Ni hindi nga requirement ang kakayahan. Ano sabi ni, magnanakaw kasi pati karanga lang gustong nakawin, ninanakaw dito. Yun daw executive ang sumunod sa rule of law and recognize the contempt powers of the Senate, which was why the arrest took place. By utang na loob pa ng Senado, pinalalabas ni Harry Roque, ha, na sumunod daw yung executive sa rule of law at kinilala yung kapangyarihan ng Senado, kaya daw sila naaresto. Pero hindi yun, ha? Alam niyo ba sinasabi nitong si yung sergeant at arms, ha, ng Senado? Dito babasahin ko, ha? Yung balita, the Senate security chief said that when they reached the Senate premises, nun daw, pagkatapos na magtangkan tumakas,
dun sa Davao. Noon sila'y dumating na sa premises ng Senado, kalmado. However, nakita raw niya na mukhang nagpapanik itong si Dargani. At iginiit nito na makontak ang kanilang abogado. At ginawa naman niya yung kinontak niya yung abogado. Oh, pero sila ay defiant, ha, nung gabi, ha, at ayaw sagutin ang mga katanungan at ayaw magpakuha ng mga larawan kasi may mga media yata ron eh. Pero hindi yan eh. Meron ako nabasa rito eh na bago sila hinuli, may mga armed security sila. Mga armado. Oh, anong sasabihin ninyong hindi nyo pinoproteksyonan yan? Di ba? Kaya nga tumakbo yan dyan sa Davao eh. Para humanap ng maging sanktuaryo nila yan. Alam nila, safe sila dyan. Oh, mangyayari lang yung kapag ka ang co-equal branch of the government hindi nag-function. E katulad nito, ginawa nila yung kanilang trabaho. Di ba? Oh, magagawa ba silang pigilan ng executive? Hindi nila magagawa yun kasi constitutional crisis yung gagawin nilang yun, mga kaibigan. Totally pag-disregard na, disrespect sa batas. Di ba? Tahasa na yun, mga kaibigan. Inutos na arestuhin yan. Yung nagpunta rin yung mga sergeant at arms, pero nakipag-cooperate sila. At itong mga executive officers, nasa ilalim ng executive, katulad ng airport authorities, ng mga police, ba eh, mandated kayo na sundin nyo yun. Di ba? Kasi yung gagawin nila o yung ginawa nila, yun ay alisunod sa kapangyarihan ng Senado sa ilalim ng batas. Di ba? Oh, mga kaibigan, may kapangyarihan sila. Yun nga po, merong mga kwan, ha? May mga security silang armado. Yun ang ewan ko kung sana nakalagay yun eh. Nabasa ko yung isang istorya na nando doon yun eh, yung sinasabing yun. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't
pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Bawat kaibigan na totoong tayo.